Luluhod po tayo para salitan niya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumulog tayo sa Panginoon na siya nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalaala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo'y nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ang karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ang tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinaharap namin ay iyong naunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad ng pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinlitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo, ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo. Sa Panginoon may kapal.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tignan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya, Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at iniligtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong
makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos, yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di magdaranas nila ang magdaho. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwin, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwin. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilaga at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligali. Ililigtas sila kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, pagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilaga at tutulungan kang gana. Tumayo po tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan niya. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumatanggap ng isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo.
Sa araw pong ito ay maganda po nating pansinin at pagnilayan ho ang ating unang pagbasa mula ho sa aklat ni Sirak. May nagsabi na ho ba sa iyo na pag sumunod ka kay Lord, giginhawa buhay mo? Pag may nagsabi ho sa iyo noon, scam yun. Pag may nagsabi sa iyo, sumunod ka kay Lord, yayaman ka. Scam ho yun. Sa ating unang pagbasa, sinabi ho sa atin ni Sirak. Ito ho, babasahin ko direkta. Kung nais mo maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa pagsubok. Itong una-unang sinasabi. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kung gusto mong maglingkod sa Kanya, hindi niya pinapangako ang isang komportabling buhay. Humanda ka sa pagsubok. At sinabi pa nga ni Sirak, para kang ginto na pinaiinit. You are like gold tested in fire. Bakit ho sinasalang sa apoy ang ginto? Para ho mawala yung impurities o yung dumi. Buhay, inililinis ang ginto sa pamamagitan ng apoy. At tayo hong Kristiyano, minsan pag may mga pagsubok tayo sa buhay, magandang tignan ho natin siya bilang isang pamamaraan ng paglago natin bilang isang tao. If you experience challenges, these are occasions for you to grow. Ang taong humaharap sa pagsubok, lumalago ang pagkatao. Pero maganda, tingnan natin sa ating unang pagbasa, sa kabila ng pagsubok na iyong haharapin, sa kabila ng mga challenges na umaabang sa iyo, merong pakonsuelo ang Diyos. At siguro, ito ho yung pinaka-importante sa lahat. Ang pangako niya, hindi ka mag-iisa. Sa kabila ng pagsubok na iyong kinakaharap, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa kabila ng mga suliranin mo, kahit kailan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit dati pa man, hindi kanya pinabayaan. Kaya ang mahamon din sa atin, sa kabila ng pagsubok ng buhay, patuloy magtiwala sa Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mawalan ng lakas ng loob, sapagkat ang Diyos ang ating sandigan. Ang Diyos ang ating lakas, kasi kahit kailan, hindi niya tayo pinabayaan. Sa panahon akala natin, hindi na natin malalampasan, parang wala nang lusot. Ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Kaya magandang hamon sa atin ito bilang isang Kristiyano na patuloy na magtiwala sa Kanya. God does not promise you a comfortable life. Lalo na kung sumusunod ka sa Kanya. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita sa lahat ng oras ng iyong buhay. Sa kaginhawaan man, lalo na sa kahirapan at pagsubok. Kasama natin, kapiling natin lagi ang Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ating itugon, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak.
ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa, naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mga langit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili,
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag nagtiwalay, tutulungan.
maling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Aswinis Day na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Mamayang hapon, Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay daraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Aswinis Day. Susundin po ito ng Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Aswinis Day ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at magalay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy po tayong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazaren. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,